Hello guys, good morning. Good morning sa inyo, Horot. Welcome back to my vlog. This is your friend, Mr. P. It's another Patakan Sad nga topic. Atong pag-isgutan ka nung. By the way, natakarong buntaga para mag-product review sa usa ka deodorant o foot. Underarm and foot deodorant powder. Yes, magre-review tayo or magkuha lang ta statement about aning product na akong nahibawan. Kasi ganinang buntag, human kong ligo, nahutdan kong tawas magyug ko. Akong kuha yun na ng tawas is okay kaayo, pero kabalo ka, gatubig yapon ang akong ilok. Isa sa problema na ako is akong ilok, akong panubigon, sige, priminti lang gabuto. Gabuto akong panubigon. Buto yun priminti, kadaadlaw yun na, walay paltas, mawala ang problema. Sa una, pag yung panahon, gabasa yun ang ilok, as in basa. May kagbasa, basa as in watery, water bag yun. Buto ang panubigon, wasak ang water bag, priminti. Mawag yun akong problema. I don't know, maybe kalahi na mo, or maybe problema po na ni mo. Problema sa uban, problema yun na ako kayo, kanang akong ilok. Worst nga may tabo sa akong ilok is, kuan, kanang madaot ang ako mga sanya, as in gabaga na siya, gabaga baga gid siya. Kung mga deodorant example Rexona, kung magbutang ko mura man siya paste murag mapil pilit, so ang mahitabo ana is gabaga siya diri nga part dayon, as in kung imong ilabhan di gid makuha, wabot sa punto madugay ang usa ka ako mga sanina is mga gisi siya diri mura man siya mabuak ba, murag cellophane nga mabuak. So I tried so many product. Oo nga, nakagamit na ako. And the best nga ako nagamit ever nga deodorant is or antiperspirant nga gamit sa akong ilok is ang Amway, the best ng Amway. Yes, in fairness, ang Amway. Ha? Pero masyadong mahal lang talaga. Hindi pang masa yung price. Tapos, ang hirap hanapin sa merkado kasi maliit lang ang nagbebenta ng ano ng Amway product. So, kanina nga, umaga pagkatapos kong maligo, naubusan ako ng tawas. Ang problema sa tawas is kuan, ano, medyo masamad, murag masamad ang imong ilok, hapdos. Imo ba na na-feel? Nakatry kag hapdos, kaya medyo nasamad. Murag nga na ang akong experience sa tawas. Doon, aganahan kong tawas. Pero problema lang ginakuha na is, kanang hapdos, medyo sambol, murag bato-bato, o saman nga nang manimahog taya ako magsingot na. Gasingot though, pero diligi siya manimahog nga, baho nga, parehan ang sama nga baho sa ilok. Kung dili, murag, akong feeling lang is baho siya taya. Ambot lang, basi nagripo dili gataya. So karon dyan ay na is nahutdan man ko. So I tried, gapangawat unta ko o ganang tawas ako igsuon. So ako nakitaan dito is this one, yes, Melco. Yes, that is Melco. Melco underarm and foot deodorant powder. This is the first time ako gigamit ng Melco. Ha? Ako gitry ng Melco. Unsa yung epekto ane. Okay, tried it ganina. Akong gita... Mawa lang yung kawatan ba? Mga makawatan taguan gamit sa uban. This one I tried. Ako na siya gibutas. Yung otro one na to ah. Try na to later. Kung gabasa. Gabasa ba? Ha? Try na to. Gabasa ba gid siya? Mga ginakong problema ba? Kanang ilok pa minting, anong gabasa man gyud? Please comment, Robby, sa itong na mga knowledge na science, anong gabasa itong ilok. Normal ang gabasa, pero abnormal gini ako. Kaya marami ito, murag nanganak gyud, as in, nabutan o panubigan. Nabuto gyud ang water bag. This one, I tried Melco first time. Hanapin ko ito sa merkado mamaya. Kasi pupunta ako ng syudad. Ay nako, problema ko to. Try na to ang experience sa Melco. Matry ta ganang visit magbaklay-baklay sa syudad. Unsa experience ani, kumubasa pa bagid siya? O medyo ni ganan, medyo wow, pay basa. Tingnan no. Marag na nay lama sa kagahapon. Bigas. O na lang ni basa. O see, problema ko yan, bagong ligo ako, fresh. Tapos ang problema ko, ito. Basa gid na siya, basa bisag butanay ni magtawas sa Rexona. I have nana ko experience sa Rexona, problema na ako sa Rexona, siga baga as in paste. Mubaho gyud gyapon. Sabi ko nga kanina yung Amway okay yun, pero hirap hanapin sa merkado. Ito na mang Melco, first time kong nagamit. Ito hanapin ko ito mamaya. Tingnan natin kung maganda ang effect. At yung tawas okay lang din gamitin, pero ang problema doon is masakit, masamad imong ilok, gabato-bato.
Mora. So, ganun. Tingnan natin ang epekto mamaya. Aalis ako ngayon tapos babalikan natin yung epekto ng milk ko. Sabi dito, all natural, mild. Wow. Mild daw. Baka harsh, ha? Ayoko ng... Ito, non-sticky yan, gusto ko yung non-sticky kasi hindi na kasi sira ng damit yung Rexona kasi makadaot siya usahay kana mo baga ang imong diring apart, then mura na rin siya magisi, mura gid siya plastic as in non-darkening. Wow, gusto ko yan, hindi maputi ang kilikili ko. Mabuhok. murag sityo nga napasagdaan ni Kapitan. Brasil siya na pasagdaan ni Kapitan. Tapos, yan. Pero maputi yung kilikili. Ang problema lang talaga is basa. Laging nagtubig. Basin na gripo na ito budya. Malay mo, ito na ang sulbad sa bansang bansang Saudi Arabia ang tubig. Ito na ang ito na ang lulutas na kailangan problema. Tingnan mo, basa nga, basa. Ito pa. Provides all day protection. Tingnan natin, all day ba? Oh, yan ha, nilagyan na natin yan ng milk ko. Tapos baka ang milk ko, hindi na tubig lalabas. Milk ko, gatas na. Yan ang problema ko, baka hindi na tubig lalabas. Gatas talaga. Gatas! baka may suso. Ayan. Ito, prevents body odor without clogging pores. Yeah, yan ang importante. Mag-prevent og baho. Yan ang problema natin. Ang amoy ng kilikili kasi mabaho talaga yung kilikili kasi nagre-release yan ng singot. Of course, singot dahil nag-attract na bacteria kaya bumabaho. Yan. Without clogging the pores. So, hindi yan babara ang mga pores kasi pagbabara yung pores, masama. May masama. Ang alam ko, may masama na na epekto sa ating kalusugan yan. Yung pag magbara yung Ewan ko ba, please, alamin ko din mamaya kung okay ba yung magsishave kasi yung mga pubic hair natin dito, underarm hair is nagbibigay protection din yun. Pag inalis mo, baka may ibang So, gagawin lang natin mamaya, tingnan natin kung anong epekto nitong milk ko sa aking katawan. Yes, kasi mag-product review tayo, tapos hanap din tayo ng solusyon sa problema ng ipin ko. Baka naman may sponsors. Kaya ko yan, pero ang hindi ko kaya yung doktor. Pero mabalik tayo ha, milk ko. Try natin ang effect mamaya. Lalakad ako, lalabas ako. Tingnan natin ang effect. Bye-bye muna, bye-bye. Yes, I'm back. So, galing na ako guys sa paglalakad ko sa city, Valencia City, Malaybalay City to Valencia City. Tapos sa Valencia City, mainit doon. Doon ko na test kung gaano ka-epektibo ba si Milko. Yes. Umalis ako dito 10, bumalik ako dito 3 p.m. So, kita naman guys, parang na-feel ko naman na hindi nagpapawis yung kilikili ko. So, wala, medyo ayos yung milk ko. Kaso lang, ang problema doon is, doon ako sa Rose Pharmacy, generica, tapos wala ako makitang milk ko, nakakalungkot. So, hindi naman, parang wala naman parang walang bakas na nagpapawis. So, medyo magaling yung milk ko. So, try ko rin maghanap bukas kung saan ako pwede makabili ng milk ko. Yan ang aking experience sa milk ko. Foot and underarm deodorant. Parang excited akong bumili kasi epektibo sa akin. Kita mo, ito ang binuhat ko kanina. Dapat magpapawis ako. Ito. Binili ko ito sa Valencia City. Ito. Mabigat yun. Init pa, tapos yun na at nasubukan ko talaga ang effectiveness ng milk ko. Ganda yun. So, try kong bibili bukas. Problema ko na lang is kung meron bang binibintang milk ko. Try ko nga copy ko kasi walang milk ko. Iba na ang tawag sa mga pang deodorant, di ba? Try Fisan, wala din Fisan. Pang binili kasi yun ang
milk ko ng kapatid ko. Wow, Tagalog na. Kasi nagre-request yung ibang ano subscriber na magta-Tagalog daw ako. Kasi hindi nila ako maintindihan. Dami ng subscribers! Kaya nagta-Tagalog ako ngayon. So magtagbis ako. Kasi tagbis-tagbisa. Tagalog, Bisaya lang para mix-mix. Kasi hindi masyadong biyasa sa Tagalog. So yun no nga. Binili yun ng kapatid ko ang milk ko. Kasi para daw sa kanyang... putiking pa. Yung naglalatik ang kanyang paa. Cause ng masamang amoy. Minsan kasi yung sapatos niya, dahil sa medyo malatik ang kanyang paa. Malatik bro, biko. Medyo naglalatik ang kanyang paa. Tapos naiwan niya yung sapatos sa labas. Ayun. Pagka kinaumagahan, yung sapatos niya nawala. Sabi niya, bakit nawawala? So, mga ilang araw din yun, nakita na lang sapatos nila na tad-tad ng kit-kit ng aso. Tad-tad ng kit-kit kasi, alam niya kasi na ano, medyo may pagkabaho ang kanyang paa. So, bumili siya ng panlaban doon, kaya naisipan niyang bumili ng Milko. Milko. So, yun na nga ang istorya ng Milko. So, ayun, mula noon, ang kanyang sapatos, kahit may iwan na sa labas ay... Hindi na tinatangag. hindi kit-kit ng aso. Siguro, patay na siguro yung aso. Ano? Joke lang. So, ganun na experience ko sa milk ko. So, try nyo rin ang milk ko kasi yung tawas ba ang gamit nyo? Agay, sakit ng tawas. Sakit talaga ng tawas. Tapos, magpapawis pa din yung kilikili mo. Tapos, amoy taya. Taya kasi taya, amoy kalawang. Ito na milk ko. Para walang amoy, parang efektibo naman. Yan ang product review ko sa milk ko. Hindi milk mo, kundi milk ko. Kung akin to, milk ko. So, yan ang experience ko sa milk ko. Maraming salamat, milk ko. Bikin naman, milk ko. So, guys, yan ang experience ko. Maraming salamat. So, hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa akong mga bagong videos para naman nga magsama-sama tayo. Wow, Tagalog na. Nag-practice ang Tagalog para sa 400 subscribers! Yes, dahil salamat. O sa, wala pa na subscribe, please subscribe. Para naman nga. Gagawin ko lahat para sa inyo. Guys, I'm doing this for you. And of course, pagtsagaan mo nyo muna ang low budget na mga content at saka mga materials. Pero sa susunod, gagawin ko ang lahat para mapaganda ko pa ang channel. Dahil sa inyo, gagawin ko ang lahat ng salamat. O mayong hapon, bye-bye! Patagalasan! Loves you! Bye-bye!